Sa gitna ng pang-uusig ng kanilang estado, naging kanlungan ng ilang Russians ang Pilipinas noong 1940s. Magkaiba man ang kultura, hindi ito naging hadlang para mabuo ang pag- News and Politics. Showbiz News. Only here at JBR TV. Subscribe. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat dyan guys, worldwide, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome here at JBR TV. Ngayon, ating bigyang pansin ang email sa atin ng isang OFW nating kapatid na kanyang ibinahagi sa ating programa. Dahil nga natuwa siya tungkol sa ating content na tungkol sa mga magagandang dalagang Russian. Nais din niyang ibahagi ang kanyang matamis na alaala sa piling ng isang dalagang Russian. Pero bago natin ipagpatuloy, kung bago ka palang sa aking channel, huwag mo naman sanang kalimutan i-subscribe ang JBR TV at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. He's Russian. And he's Filipino. And now we are in Novosibirsk. That's Siberia, one of the largest cities of Russia. Yeah, we're in Russia. Give you my advice how to find Russian girl and start talking with her. Let me first tell you where my Russian girlfriends exist and then how to make dialogue with them, where she actually answer. Trust me, it's not that easy even for Russians. Ты молодец. Ты молодец. Почти получилось. Привет. This is my Russian polar bear. His name is Nordi. Due to the pandemic situation, I will skip the option of dating in real life, but thanks to the lockdown, social communication is now more relevant than ever. And the very first and easy option is to find girl on Instagram by simply write the name of city in Russia into the search. So gusto mo makapag-asawa ng Pinoy? Gusto ko. Gusto niya makapag-asawa ng Pinoy, so comment down below guys. Comment down below. Dear Kuya GVR, nainggan niyo po akong maibahagi ang aking love story tungkol sa aking girlfriend na isang Russian. Dahil nakita ko po ang content ng iyong YouTube channel at tungkol sa mga dalagang Russian na gustong makapagpangasawa ng isang Pinoy. At di nga ako nagdalawang isip at ako'y nag-email sa iyo upang sa ganun maibahagi ko ang aking matamis na karanasan sa pagmamahalan namin sa isang dalagang Russian. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Dudong, isang probinsyano na nangarap din umangat ang buhay. Walang ibang paraan para kumita ng mas malaki, Kuya GBR, kung hindi ang pangingibang bansa. Isa po akong gym instructor sa isang sikat din na fitness gym sa bansang Pilipinas. Dahil nakita ko nga sa mga pahayagan na in demand sa panahong iyon sa ibang bansa ang isang gym instructor. Di rin madali ang pag-alis dahil na sa sobrang dami ang mga nag-apply. Sa 100, maswerte ako na isa ako na mapalad kahit na 3 lang ang kailangan nilang Pilipino na gym instructor. To make the story short, nakaalis nga ako sa ibang bansa. Sa unang araw ko sa naturang gym, medyo kinabahan ako. Dahil alam mo naman, bilang isang probinsyano, local dialect ang ating ginagamit sa pagtuturo. At pagdating sa ibang bansa, kailangan English ang iyong gagamitin upang magkakaintindihan ng mga ibang lahi
lalo na sa aming mga estudyante. Hanggang sa umabot ang isang buwan, medyo bihasaan na ako sa Ingles habang ako'y nagtuturo. Medyo alanganin lang din dahil nga kasi masisilan ang mga babaeng panglahi, lalo na ang aking mga estudyante. Bilang instructor, kailangan bago pa man ako pumunta sa gym, kailangan nakaligo na at kailangan mabango ka na para hindi ka mahihiya, lalo na sa close contact ng iyong mga estudyante. Alam mo naman, Kuya GBR, tayong mga Filipino, yan lang ang ating sandata, ang pagiging malinis sa katawan at pagiging mabango. Isang araw, di ko akalain na mapapalitan ang aming manager sa gym. At akala ko masungit, isa siyang dalagang Russian. Hindi ganong magsasalita, napakatahimik, pero sobrang ganda niya, Kuya GBR. Bilang isang tauhan, ang laki ng respeto natin sa kanila bilang ating amo. Napakasungit niya. Di ko lang inintindi, basta tuloy lang ako sa aking trabaho. Nag-iisip ako nga, baka may nagawa kong mali, lalo na kung may mga bagong babae na magaganda na estudyante. Doon na siya pag-umpisa na magiging masungit sa akin. Hindi ko naman din iniisip na mayroon siyang gusto sa akin o mayroon siyang pagtingin sa akin kasi nga amo ko siya. Eh kahit minsan, hindi talaga sumagi sa isip ko. Pero mayroon akong napansin kung sakaling mga sexy ang mga naka-schedule na aking tuturuan, nakasimangot siya palagi. Nagtataka tuloy ang mga estudyante ko. Ang iniisip ko na lang, Kuya GBR, baka ganyan nga talaga ang ugali niya. Hindi naman sa pagmamayabang, Kuya GBR, kaya isa ako sa mapalad na makuha bilang isang gym instructor. Kasi nga ang qualification nila, kailangan ang height ay nasa 5'9". Pero hanggang 5'8 lang talaga ako. At mabuti natanggap ako. Kung sa personality, nakapasa din ako dahil sabi pa nga ng aking mga kaklase noon sa high school, kahawig ko daw si Dieter Ocampo na may hawig din kundi kay Sam Melby. Sila naman ang nagsasabi doon, Kuya GBR. Naisip ko din na nagmana ako sa lulo ko na mistiso na may lahing Kastila. At araw-araw sa gym, kaya naging matipuno ang aking pangangatawan. Dahil nga kailangan bilang isang gym instructor. Moreno lang ako, Kuya GBR. Dahil nga ako'y isang probinsyano. Pero nung umabot na ng isang buwan sa bansang Bahrain, medyo nagbago ang aking kutis, uminis kunti aking mukha dahil na din siguro sa maganda ang lugar ng aking tinitirahan at aircon ang aking kwarto dahil libre naman po ito sa kumpanya at mayroon kaming shuttle na libre hatid sundo papunta sa trabaho at pauwi.
Tuloy lang ako sa pagtatrabaho, Kuya GVR. Pero isang araw, kinabahan ako. Dahil pinapatawag ako sa mismong opisina ni Boost. Yun na nga yung magandang dalagang Russian. Doon na ako kinabahan ng gusto. Baka may nagawa akong kasalanan. Pagkatapos daw talaga ng lesson ko sa gym, kailangan pumunta na ako kagad sa kanyang office. Di pa nga ako nakabihis kasi sabi ng secretary, urgent daw talaga. Pawis pa ako na pumasok sa kanyang office. At mas lalo pa akong pinawisan dahil baka masisante ako. Kumatok ako ng dahan-dahan sa pinto pero sabi naman niya, bukas yan. Pumasok ka na lang. At nang pagbukas ko sa pinto, Kuya GBR, doon na bumungad sa akin ang kasiksihan ng aking boss na Russian. Dahil nga tuwing pumupunta siya sa gym, di naman siya nakapagsuot ng pang-sports attire o kaya pang-workout attire. Kaya gulat ako na bakat ang kagandahang hugis ng kanyang katawan. Bilang respeto sa boss, pinati ko siya ng magalang. Pero kinabahan ako ng gusto at sabi niya sa akin, oh, pawis ka pa. Sa salitang English niya ito sinabi, Kuya Jibia. Sabay, inabot sa akin ang bago at mabango na towel. At sabi niya, magpunas ka muna ng pawis mo. At uminom ka ng energy drink na kinuha niya galing sa kanyang personal refrigerator. Naisip-isip ko, Kuya GBR, hindi naman pala siya masungit. Bukod sa maganda na, sexy pa. Pero hanggang dito lang muna tayo, mga kapatid. Abangan ang part 2 ng ating kwento ng buhay sa ating kapatid na OFW na muli niyang ibinahagi ang kanyang matamis na karanasan sa isang dalagang Russian. At salamat sa inyong pagkikinig at panunood. Dito lang yan sa JVR TV. Subscribe!